lamang buwan ng Agosto ay pinagdiwang ng King's Empire Corporation ang kanilang ika-apat na anibersaryo. Happy anniversary, mga Kings! Ngunit kasabay rin ito, may panibagong pagsubok na namang kinakaharap. Una nating ibinunyag sa ating programa ang patuloy na pagbebenta ng mga Peking King's Herbal 750ml bottle na matagal nang itinigil ang paggawa. Yung King's yung magkaroon? Tapos may pinakamaliit. Small? Pinakamaliit. Malahati. Malang ko. Ngayon, may bagong produkto na naman na ibinebenta umano sa iba't ibang online shopping platforms. Ito ang King's Herbal Plus Soft Gel. At ang mas nagpalala pa rito, ginagamit pa ang pangalan, label at logo ng King's Herbal Plus. Ang kilala at nangungunang food supplement sa bansa para makahikayat ng mamimili. Isa sa matagal nang tauhan ng King's Empire Corporation ang nagpatunay na wala silang inilabas na ganitong produkto. Yun nga po yung isa namin kinalulungkot din dahil sa tagal ko po sa company nito, wala pa po kaming nilalabas na anumang ibang produkto kundi yung King's Herbal Plus natin na liquid form siya. Wala pa po kaming tablet o capsule o itong soft gel pong kasalukuyang inaano sa market. Na-discover nila ang illegal na bentahan ng Peking produktong ito mula sa isa nilang mga suki. Nakarating sa kaalaman ng pamunuan ng RH King's Empire Corporation ukol dito sa di umano'y King's Herbal Plus Soft Gel dahil na rin sa isang report o isang inquiry ng isa nating mga loyal na suki. Nagbe-verify sila because na rin ng mga dati na mga nai-report na naipagbigay alam namin sa kanila na kapag may mga bagong produkto o anuman na para sa tingin nila'y kahinahinala, pwede nila yung itanong muna sa amin para masigurado sila. At kami ngayon nagulat dahil nung una hindi kami makapaniwala sapagkat wala naman talaga na inilunsad, inilabas o official na statement kami na kami ay maglalabas ng naturang produkto. Agad umano silang nakipag-ugnayan sa mga nagbebenta ng produkto. Pero nagtry po kaming kontakin kasi may nakalagay silang contact number. Hindi nila tinatanggap yung call. Nagtry naman kami mag-order. Naka-order naman po. Nakita namin yung mga info doon na hindi po informasyon ng tunay na King's Herbal Plus yung nakalagay doon sa kanilang produkto. At hindi lamang ang pangalan ng King's Herbal Plus ang ginagamit ng mga kawatan dahil maging ang ilang promotional materials ay kinopya na rin. Yun po ang isang talagang nakakalungkot sa side po namin din at sa side ng mga tapat na tumatangkilik ng King's Herbal Plus. Nagtataka sila kasi may mga ginagamit silang mga tunay na testimonya ng ating produkto. Ginagamit nila dun sa produktong ito. Yun yung mga naka-upload po nila. At ang masama dito, ang ating much respected na brand ambassador na si Miss Corina Sanchez Rojas, eh ginagamit nila yung mga litrato, yung mga posters. Kaya naman kami ay gumawa ng action agad. Kami ay nagsangguni sa ating legal department at gumawa ng mga ilang kaparaan na sa tingin natin ay para malaman at mabusisit, maberifika kung ito bang naglayang na produkto na soft gel na sinasabi na ito ay totoo. At amin nga pong napatunayan na meron nga po. Ayon pa kay Emil, isinabay ang paglulunsad na nasabing soft gel sa anibersaryo pa ng kanilang kumpanya. Actually, nasa kahabaan kami ng pag-prepare para sa ating monthlong anniversary noong August at naglunsad tayo ng ating promo para doon sa anniversary nung sumabay itong mga bali-balita at social media ad na to tungkol sa soft gel. Ang galing din ng timing nila eh, para bang sumabay sila doon sa peak ng kung saan talagang in-expect ng mga suki natin o mga end-user na maglalabas tayo ng promo. Inilabas nila itong social ad na to tungkol sa soft gel. Ilang mga dokumento rin na ginagamit ng mga kawatan ang napasakamay nila kung saan mas maraming illegal pa ang kanilang nadiskubre. Katulad po nitong aming official na license to operate mula po sa FDA, ito po ay lehitimong dokumento
At yan po talaga ay mabusisi dahil ang ahensya po ng Food and Drug Administration ay talagang mabusisi pagdating po sa pagbibigay po ng sertifikasyon para mapayagan po na ang isang produkto ay mailabas. Gayun din po, meron po kami talagang lehitimong rehistrasyon sa BIR at nakalagay po dyan ang numero po, ang official po natin na TIN number po, na kung saan po, kahit i-verify, i-check po, lehitimo nyo po makikita yung mga datos na kailangan nyo makita. Pero sa kanila mga in-upload po ng mga dokumento, katulad po nitong Peking DTI, yung nasabi po namin Peking DTI, dahil pinangalan po mismo na King's Herbal Plus. Ito po ay inisyo daw po same day ng September 25. Kung tutusin po, dalawang araw pa po ang hihintayin natin dahil September 23, 2023 pa lang po ngayon. Kaya napaka-imposible po. At kung makikita niyo po ang pangalan ng pumirma po dito ay si Gregory L. Domingo. Siya po ay dating secretary ng DTI noong panahon pa po ng panunungkulan ng Pangulong Pinoy. Dagdagan pa po natin. Yung sinasabi po nila nga, LTO na nakuha daw po nila sa FDA, mapapansin po na ito po ay under po ng Health and Pharma Distributor po sila. At ang pumirma po dito ay si Ma Maria Teresa Gutierrez na Officer in Charge, Center for Cosmetic Regulation and Research. Ito po ay in-issue at nilagyan ng seal noong August 25, 2023. Si Ma'am Maria Teresa po ay namayapa pa po ng July 9, 2020. Huli na po, itong 2303 form ng BIR po nila, amin po itong pinaverifika yung kanilang TIN number na 007-259-23300. Napag-alaman po namin na ito'y non-existent. Ang kanilang registration date po ay July 25, 2023. Pinirmahan po ito noong March 1, 2012. Kaya ito pong King's Herbal Plus Soft Gel po na ito ay mariing pinabubulaanan po ng kumpanyang REH Kings Empire Corporation. Hindi po ito gawa o galing sa REH Kings Empire Corporation. Hindi lamang po ito sa tingin ko po ang mga produkto pong nabibiktima ng ganitong mga grupo. Kaya dapat mas maging mapagmatsyag po tayo at mas maging vigilant po tayo sa mga binibili nating mga produkto. At sa kabila ng mga dokumentong iniharap sa atin ng pamunuan ng King's Empire Corporation, ay nagpasyang responde na magsagawa pa ng mas malalimang imbestigasyon kaugnay sa nasabing modus, ang ilegal na pagbebenta ng mga Peking King's Herbal Soft Gel. Una nating sinilip ang mga kilalang online shopping app sa bansa. Aba, meron at marami nga! Maging sa Facebook ay meron din nagbebenta ng Peking produktong ito. Patunay lamang na talagang talamap ang bentahan ng Peking King's Herbal Soft Gel. Siyempre pa, sinubukan din nating bumili ng produktong ito na binebenta sa isang online shopping app. At sa aming pag-iimbisiga, mas nakakabahala ang aming nadiskubre. Dahil sa online shop na ito, isang umano'y doktor ang nagbebenta mismo na nasabing Peking produkto. At ilang saglit lamang, item purchase na. Ihintay na lamang natin ang pagdating ng nabili nating produkto. At sa pagpapatuloy ng ating imbestigasyon, sinuri rin ng responde ang website ng Food and Drugs Administration. Batay sa record ng FDA, wala sa kanilang tala ang produktong King's Herbal Plus Soft Gel. At tanging ang King's Herbal Plus Liquid Food Supplement lamang ang nakatala rito. At sa ating mga nakita at nadiskubre, sapat na itong batayan para sabihing peke at hindi dapat tanggilikin ang nasabing soft gel product. Paglilino naman ni Karey Herrera, ang nakadiskubre sa food supplement na King's Herbal Plus, wala silang produktong soft gel. Noon pa man, alam ko na may lalabas na ganyan. Alam naman nyo, pag ang produkto ay sumisikat, hindi maaalis na gayahin. Kaya nga, ang aking panawagan sa mga mamamayang Pilipino, kailanman po ay hindi gagawa ng jail ang Karey Herrera. Kaya ang aking tagubilin sa lahat ng mga mamamayang Pilipino na magsuri. Kung nakita ninyo, ang King's Herbal Plus ay umunlad at nakagiginhawa at nakakatulong sa mga mamamayang Pilipino, eh ba't mag-iiba pa kayo?
Mula ng aming matuklasan at makarating sa aming opisina na mayroong kumakalat na soft gel na gamit ang brand ng King's Herbal Plus, ay talagang naalarma kami. Makikita mo through online, makikita mo yung talamak na bentahan nitong nasabing soft gel na ibinebenta nila ito ng may buy one take one, merong discounted, almost 50% na discounted price. Bilang babala po sa publiko, wala pong kinalaman ang aming kumpanya, ang King's Empire Corporation, sa mga naglayang na produktong soft gel na di umano'y gamit po ang aming brand na produktong King's Herbal Plus, sapagkat ang tanging produkto po ng aming kumpanya ay ang King's Herbal Plus Liquid Fusion na nasa 1,000 ml bottle or 1 liter po. Huwag po kayong palilin lang. Wala po kaming anumang produkto na soft gel. Paalala po sa lahat ng mga user at dealer at distributor, wala po akong kaugnayan sa paggawa ng gel capsule na yan. Sapagkat yan po ay pinahahanap na rin po namin ang lumilika nang mapanagot sila sa kanilang pagkakasala. Ako po si Kari Herrera, ang may tuklas ng King's Herbal Plus. Ito po ang ginagarantiyan ko na makakatulong sa lahat ng mamamayang Pilipino. Maliban dito, wala na pong iba. King's Herbal Plus, dito kayo tatagal. At kahapon lamang dumating na ang ating in-order na King's Herbal Plus Soft Gel online. Agad nating binuksan ang pakete upang makumpirma na ang peking King's Herbal Plus Soft Gel nga ang ating nabili. At dahil napasakamay na ng responde ang soft gel product nito, isa lamang itong patunay na madaling nabibili at maraming naloloko ang peking produktong ito. Ang mataas na kalidad, subok at mabisang mga produkto na ibinibenta ng King's Empire Corporation, hindi na nakapagtataka na maraming gustong gumaya at abutin ang tagumpay na kanilang narating. Ngayon pa man sa ating mga mamimili, dapat tayong maging mapanuri sa lahat ng ating binibili, lalo na kung ang nakasalalay ang kalusugan ng ating pamilya at mahal sa buhay. Dahil ang minsang pagkakamali, ay maaring buhay ang maging kapalit. Kaya't ang kampanya ng Responde, tangkilikin ang orihinal na produkto ng King's Empire Corporation at panagutin ang mga peking manufacturers. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Matarang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.